Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman ang tatalakay natin ay Music 4 at ang aralin ay ang mga pitch names o ngalang tono. At ito ay nakapaloob sa Quarter 2, Week 2, and 3. Matapos basahin at gawin ang araling ito, inaasahang matutukoy mo ang mga pitch names o ngalang tono ng mga nota sa G clef, makabuo ng mga pitch names sa ledger line at mapahalagahan ang pag-aaral sa mga simbolong pangmusika. Alam niyo ba ang awiting Tayo ay Umawit ng ABC ni Josepina D. Villarreal? Ngayon ay aawitin ko at sa pangalawang ulit, tayo ay sabay-sabay na. Tayo ay umawit ng ABC, Do, Ti, La, So, So, Fa, Mi, Re, Do, C, D, E, F, G, G, Do, Re, Mi, Fa, So, Do, Ti, La, So, So, Fa, Mi, Re, Do. Tayo ay umawit ng ABC, Do, Ti, La, So, So, Fa, Mi, Re, Do, C, D, E, F, G, G, Do, Re, Mi, Fa, So, Do, Ti, La, So, So, Fa, Mi, Re, Do. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin natin at ating unawain. Isang elemento ng musika ang melodiya. Dahil magandang pakinggan ang isang kanta kapag meron ito. Nakasulat sa limguhit staff na binubuo ng limang guhit at apat na puwang ang mga nota ng isang himig. Ang mga nota ang kumakatawan sa bawat tono ng isang awitin o tugtugin. Ginagamitan ito ng pitong titik ng alpabeto na A, B, C, D, E, F at G. Pitch name o ngalang tono ang tawag sa mga ito. Ang maikling guhit naman na pinaglalagyan ng mga nota na makikita sa ibaba o itaas ng staff ay tinatawag na ledger line. Bawat ledger line ay meron ding katumbas na pitch name. So ito yung sa bukod sa lingguhit ay nagkakaroon pa tayo ng mga pitch name doon sa taas at doon mayroong makikita tayong mga ledger line. Para alam natin kung saan natagpuan ang mga pitch names. Siya pa ay nasa puwang pa rin o nasa guhit. At iyon ay sa pamamagitan ng ledger line. Okay, halimbawa nito. Ito ang tinatawag nating limguhit o staff. At ang bawat puwang at ang bawat guhit nga ay mayroong mga pitch name. Na tulad ng sabi kanina. So, ang unang puwang, yan ay tinatawag nating F. Pangalawa ay A. Pangatlo ay C at pang-apat ay E. So ito ay pag pinagsama, matatandaan natin siya sa word na phrase. Okay. At ito naman ang mga pitch name na nakapangalan sa bawat guhit. Sa unang guhit sa ibaba, ito ay letter E o pitch. Pitch name ay E. Kasunod naman ay G. Next ay B. Next ay D. At panghuli ay F. So, para mas matandaan natin siya, pwede natin siyang gawing word. Every good boy does fine. Pagkatuto bilang dalawa, awitin ang pitch name ng Caudalie Hansine. So, awitin daw ang pitch name. Okay, so bago natin awitin, mayroon tayong nakikita dito sa baba na bukod dun sa dapat dun tayo nagsimula sa E, mayroon pa ditong D, C, E, at saka C. Iyan yung mga pitch name, ito tulad nito, iyan yung nasa ledger line. Kung makikita ninyo, mayroon siyang line doon sa gitna. Iyan ang tinatawag na ledger line. Iyan yung mga pitch name na nasa ledger line. Okay, so kantahin natin yung masimula dito sa unang guhit. Kantahin natin yung Do, Re, Mi, So. Do, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name, I call myself. For a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to the. So, pwede natin siyang isabay habang kinakanta yung Do, Re, Mi song. So, gawin natin ang bawat pitch name na sinasabayan
ng caudalie hand sign. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sagutin ang mga sumusunod sa iyong kwaderno sa papel. Maging gabay ang mga larawan. Number one question. Ano-anong pitch name ang iyong nakikita sa guhit? So yan, nakalagay na. Given na siya. E, G, B, D, F. Every good boy does fine. So tandaan ninyo na, iyan yung mga pitch name sa guhit. Ano-anong pitch name ang iyong nakikita sa puwang? Tandaan nyo din. F, yung unang puwang sa baba. F, A, C, E. At kung tatandaan natin, basahin nyo lamang siya ng buo. Face. Mukha. Face. Okay, so gawain sa pagkatuto bilang apat. Isulat ang pitch name ng bawat nota. Okay, so number one, ang nota ay nasa itaas na guhit. Ano kayong pitch name yan? Sa number 2 naman, unang puwang. Anong pitch name yan? Number 3, ikalawang guhit sa baba. Number 4, ikaapat na guhit. At number 5, pangatlong puwang. Ilalagay nyo lamang dito sa baba ang sagot. Yan. Sa pagkatuto bilang 5, bukod sa mga nabanggit na mga nota sa linya at puwang ng mga lingguhit, mayroon pa tayong ibang mga nota na ginagamit sa pagsulat ng musika. Ito ang ledger line. Matatagpuan ang ledger line sa ibabaw at ilalim ng staff. Okay, tulad ng nakikita ninyo sa ibabaw at ibaba ng limguhit, mapapansin mo na itinuloy lang nito ang pagkakasunod-sunod ng guhit at patlang. Ang ikalimang linya ng limguhit ay fa or F do sa taas. Ito. Fa. Kaya ang sumunod pa itaas ay so o g. Sa ibaba naman, ang unang linya ay mi or e. Ito. Itong unang linya ito. Mi or e. Kaya ang ibaba nito ay re o d. Yan. At ang unang ledger line na makikita natin sa ibaba ng staff ay itong letter C o pitch name na C. At ang unang ledger line naman sa taas ay A naman, ang una nating makikita. So itong mga ito, ito ay nasa ledger space. At ang nasa ledger line na nasa taas ay A at saka C. Yan yung pinakang una. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Bilugan ang mga nota kung saan matatagpuan ang ledger line. Tatandaan, kaya tinawag na ledger line, ibig sabihin siya ay nasa guhit pa rin, sa guhit siya matatagpuan. At yung mga nota na lumampas na doon sa staff or limguhit, yan yung mga nasa ledger space at mayroon ding ledger line. Ayun ang bibilugan natin, yung mga nota na nasa linya o ledger line. Dumako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 8. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. So, ibig sabihin, letter lamang ang iyong isusulat kung mayroon kayong answer sheet. Number 1, ito ay matatagpuan sa ibabaw o ilalim ng staff. Okay, A, pitch name, B, ledger line, C, treble clef, o D, G clef. Magtatanggal ako ng isa para tatlo na lamang ang inyong pamimilian. So, tatanggalin na natin ang G clef. Okay, so meron na lamang kayong A, B, or C. Number 2, ito ay isang mahalagang elemento ng musika. A, nota, B, G clef, C, melodia, D, scala. Tanggalin ulit natin ang letter D. Meron na lamang kayong A, B, and C. Number 3, sa pitch name, ano ang ginagamit na simbolo? Simbolo. A, bilang, B, titik, C, nota, D, clef. Tanggalin natin ang letter C. May A, B at D na lamang kayo. Number 4, ito ang kumakatawan sa bawat nota ng isang melodiya. A, melodiya. B, nota. C, clef. D, ledger line. Tanggalin natin ang letter D. So, mayroon na lamang kayong A, B, C.
Number 5, ano-ano ang mga pitch name sa guhit? O sa guhit. Tanggalin na natin ang letter D uli. Yan. Meron na naman kayong A, B, C. Number 6, ano-ano naman ang mga pitch name sa puwang? Tanggalin naman natin ang letter C. Okay.